Magandang araw mga ka-tech, mga ka-DIY, mga ka-electronics, mga ka-electrical. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ang video na to ay tungkol ito sa nagawa nating laptop power bank at saka cellphone power bank, pinag-isa natin. So pinangalanan ko itong Rox Danoptic power bank. So ang features nito ay 24 volt system. So ginamitan lang natin siya ng buck converter or boost converter para mag-charge sa battery niya. Tapos buck converter step down para sa mga cellphone at saka sa kanyang pagcha-charge sa laptop. So ang purpose natin dito ay makapag-charge tayo ng apat na cellphone na sabay-sabay. Pagpalagay natin ng mga 5,000 milliampere hour na cellphone, apat na piraso. Pwede natin i-charge siya ng sabay-sabay at saka dalawang laptop. So, dalawang laptop, pwede natin i-charge ng sabay-sabay. So, samahan niyo ako, titesting natin yung ating nagawang laptop. Ano ba to tawag na? Tinawag ko itong Rox Danoptic power bank. So, panoorin natin kung paano natin i-test itong ating power bank. So, yun guys, ito yung power bank natin. So, Rox Danoptic power bank. So, pinangalanan lang natin yan. Pinangalanan natin sa channel natin. So, ito yung pinaka-main power button niya. So, ito yung ating monitor display para makita natin kung gaano na karami yung charge ng baterya natin na natitira. Amperahe, power, at saka energy na nakukonsume niya. So, subukan natin i-testing itong itong power bank na to. So, itatry natin dito sa sa cellphone na to. So, ito ordinary na lang. So, type C. Okay lang. So, ito. So, try natin kung magcha-charge siya. So, ipapower on lang natin to. So, apat yan sila guys. Ito, may isa pa. Kulang kasi yung ating load. So, i-on lang natin yan. Then, saksak natin yung charger. So, paano ba malaman ito pag nag-charge na? Ayun. So, charging na siya. Ayun, oh. May charge siya. So, ngayon, sige lang, namatay. Meron siyang 55%. 55%, malabo, malabo. So, lagyan natin ng ilaw. Ayun. So, 55%. So, malabo pa rin siya. Hindi natin makita, guys. Ayan, 56% na. So, isang load. Maghahanap mo lang tayo ng isang load pa. So, ito guys. Meron siyang 71%. Try lang natin i-charge dito. So, type C siya. Ito. Ayun, nag-vibrate. So, tingnan natin. Ayun, 71% charging din siya. So, ayan. Dalawa na yan. At saka, i-charge ko rin itong laptop ko. Sorry, yung cellphone ko. Itong ginamit natin pang video. So, ito yun. Sasaksak ko dito. Dito natin makikita. At now, charging na rin siya. So, tingnan natin kung ilang current ang nakukonsume niya. So, tatlong cellphone pa rin yan. Nagkukonsume siya ng 25 amperes. So, power, 25 watts. 22.4 watts. Ang energy natin, aangat pa yan mamaya habang tumatagal. So, ngayon, i-charge naman natin yung ating laptop. So, bubuksan lang natin to. So, yan. So, ito yung charger niya. Sasaksak lang natin yan dyan. Ayan, hintayin natin magbukas yung laptop. Tapos, i-on lang natin to. So, ito yung port ng, charging port ng laptop natin. Dalawa, tapos apat na cellphone. So, kung nakikita nyo dito, hindi full charge yung ating laptop. So, ayan.
So, tingnan natin dito. So, may 42% lang siya. 42%, ayan. So, isasaksak na natin yan. So, ayan guys, nakasaksak na siya. At ang sinasabi niya, battery percent, battery 1, 41% ang charging. So, tingnan natin kung mapupul charge natin yung dalawang cellphone sa ngayon. So, ang amperahin niya is 1.50 amps. So, hintayin natin mapul charge yan guys. Yung voltage niya is 26.4. Ang low voltage niya guys, ay sinit ko dyan ng 24 volts. So, mag-a-alarm itong screen na to, magbiblink-blink yan pag low bat na siya. So, ganun din sa pag na-pull charge ito. So, ito yung pinaka-charger niya. Ito, itong part na to. I-on mo lang to. Mag-charge siya. Siyempre, isasaksak natin sa easy power supply. So, hintayin natin hanggang ma-pull charge. So, wait lang natin. Yan, hanggang ma-pull charge to. Ayan, 42% pa rin hanggang ngayon. 42 na. So, umaangat siya guys. Ito, dating 71. Malabo. 72 na ngayon. So, fast charge itong ginawa ko guys. 5.2 volts. So, pwede rin siya sa Android. Pwede rin siya sa Apple. Mga iPhone. So, ano na yan? Ilan na yan? 60. Okay, 60 lang. So, tingnan natin mamaya hanggang pa full charge. So, hintay-hintayin lang natin. Ayan. So, meron na siyang 1.9 amps ng na-draw sa current niya. So, habang marami siyang load, nag-iinit din yung mga pyesa niya sa loob. So, meron din siyang fan. Aandar yung fan pag umabot siya ng 45 degrees sa loob yung mga pyesa niya sa loob. So, mga heat sink niya, pag umabot ng 45 degrees, ayan, dalawa yung fan na yan, aandar yan siya ng kusa para palamigin niya yung mga pyesa niya sa loob. So, hintayin natin. Ma-full charge yung ating 43 na siya. 43. So, wait lang natin guys hanggang sa mapuno itong ating tinest na load. So, ganyan lang muna yan guys. Wait lang natin siya. Rocks the lubek, simpleng vlogger malupet. Pero di pa dadaeg sa mga malulupet. At ang aking hati kaalaman na solid. Para sa mga kagaya kong malulupet. Rocks the lubek, uy kalikot. Tawag sa kanya ng mga maliligot ang kamay. Sa mga bagay na nakakapagbigay alam sa kapwa at nakakatulong. Yo, Rock the new pick, guys. Please subscribe, like, share. Yeah. Boom. So, ayan guys, 70% na siya. So, hintayin lang natin ang full charge. Tapos, tingnan natin kung ilang watts ang na-consume niya. So, guys, as you can see, gumagana na yung fan niya dito sa gilid. So, ibig sabihin, medyo mainit na yung loob niya. So, umabot na siya ng 45 degrees. Ayan guys, nakita niyo, umaandar na siya. Ito, maandar na yung fan niya pati sa kabila. So nakaparallel lang naman yan. So ayan yung fan na to. So yung fan na yan, umaandar na rin yan. Ayan. So pati to. So maandar na rin yung fan na yan. Kung naririnig din yun. So sabihin, effective yung ating thermal switches. So, hintayin lang natin yan. Rocks the lubek, simpleng vlogger malupet. Pero di pa dadaeg sa mga malulupet. At ang aking hati kaalaman na solid. Para sa mga kagaya kong malulupet. Rocks the new tech, uy kalikot. Tawag sa kanya ng mga maliligot ang kamay. Sa mga bagay na nakakapagbigay alam sa kapwa at nakakatulong. Yo, Rocks the new tech guys. Please subscribe, like, share. Yeah.
Ayun guys, ito 94% na, 94. Tapos ito namang isa ay ano na ba? Ninety-eight percent na ito. So konti na lang. Medyo matagal-tagal ng konti ang mga mag-charge tong mga cellphone ito, kasi mayroon tong trickle charging, yung tinatawag nilang ano, dandahan nilang pinupuno yung ano pag malapit na mag 100%. So yung laptop naman natin ay 98% na. So malapit na rin. At meron na tayong nakonsumong energy na 43 watts. At saka pababa na rin yung amperahe natin. Pero pag umandar yung fan, medyo tataas yan lang konti kasi meron siyang 160 milliamperes na kinukonsumo. So, hintayin lang natin mapuno yan guys. So, ipas forward ko na lang muna to pagdating mamaya. So, ayun guys. Ang ating laptop ay puno na. Naka 100% na siya. Tapos na tayo mag-charge sa laptop. Yung cellphone na lang ang hintayin natin. So, 44 watt hour yung watt hour yung na-consume natin. So patayin na natin tong laptop, bunutin na natin to. So ayun, 100%. Yan. Tapos na yan. Tapos patayin natin yan. So ito na lang ang hihintayin natin. So 94% na ito. Tsaka itong isa na to ay 99%. So malapit na mapuno. Hintayin na lang natin to, konti na, konti na lang. 99%. Ayun, 99%. So, at saka itong gamit ko namang cellphone ay nasa 87% na. So, galing siya sa 29, naging 87% na siya ngayon. So, hintayin lang natin siyang mapuno. Titingnan natin kung gaano karaming energy ang nakonsumo niya. Wala. So, tingnan ulit natin. So ito 95% at ito ay 100% na. So tapos na rin itong isang ano. So bubunutin na natin to. So bubunutin na natin to. Tapos na siya. 100% na. So dalawa na lang ang natira. Percent pa rin. So, hintay natin mapuno to. So, ayun guys. After about an hour, complete na lahat ng charge natin. At saka itong ginamit kong cellphone ay nasa 97% na rin. So, ito. Full charge na. Charge completed. Charging complete pala. So, 100% na siya. Ayan. Ayan, so full charge na siya. Okay na siya, guys. So, meron tayong natirang 27 volts. At saka, may energy tayong na-consume na 49, almost 50 watts. 50 watts yung na-consume natin. So, bunutin na natin to. So, ang natira nilang, hindi pa na puno yung cellphone na ginamit ko pang video. So ito guys, tapos na to. So kumukonsumo na lang siya ngayon ng 25 amperes yung cellphone ko kasi 5,000 milliampere hour tong battery ng cellphone ko. So ayun guys. Sa tingin ko successful naman tong ginawa nating power bank. So nakapag-charge siya ng isang laptop lang ngayon at saka tatlong cellphone. So kumonsumo siya ng 49 watts. Success siya, yeah. Success sa tingin ko lang ha, sa tingin ko. So, ipapareview natin to sa iba. Titingnan natin kung anong masasabi nila dito. So, ito nga pala yung switch nito sa apat na USB na yan. Ito yung switch pag nag-charge ka. So, kailangan lang nating isaksak itong ano, power adapter niya. So, isasaksak natin yan dyan. Then, isasaksak natin sa AC outlet, and then i-on mo lang to, magcha-charge na ulit yan siya. So, yan yung pagcha-charge ng battery niya. So, kailangan laging ito yung pinaka-main switch niya. So, kailangan naka-on siya pag chinacharge mo yan para makita natin yung voltage na inaano niya,
Sina-charge niya doon sa battery. So, ayan guys, nag-charge na siya. So, ayan, umaangat yung voltage niya. So, dahil charging siya, so lahat ng power na galing sa adaptor natin, so ang adaptor natin sa loob ay ang lumang charger ng laptop ko. So, ginawa ko siya pang-charge ng battery dyan. Titingnan natin to, bubuksan to natin mamaya para makita niyo kung anong nasa loob. So, ayun guys, successful yung ano natin. Kung gusto nyong malaman yung nag-ilalakip ko itong schematic, so gumawa ko ng schematic diagram para dyan sa ano na yan. So, dito, titingnan natin sa loob kung paano natin ikinabit. So, post muna natin. So, ang full charge pala nito, dahil it is siya, so 8 battery na LiPo 4, 32650 ang laki niya. So naka-series siya, 8 battery. So it is din yung BMS natin. So ang charging voltage niya is 3.6 times 8. So nasa mga 28.8. Tama ba? Tama ba ang math ko? 28.8. So yung buck converter natin na to, itong boost converter pala na to ay nakaset siya sa, ang input natin is 19.5 at ang output naman natin ay 28.8 para ma-charge siya yung 8 baterya. 3.6 yung full charge niya. So, dapat umabot siya ng 28.8. So, mag-alarm naman to guys. Nakaset itong monitor natin ng 28.8. So, pag na-reach na niya yung 28.8, mag-alarm to. Magbi-blink-blink yan siya. So, ibig sabihin, full charge na. So, ang low charge naman niya, low battery, ay 24 volts. So, 3 times 8 is 24. So, pag umabot naman siya ng 24 volts, itong voltage monitor natin, mag-biblink ulit siya, anong tawag dito? Mag-a-alarm. So, ibig sabihin, mamamatay siya. So, pati yung BMS natin, may voltage cutoff din to. So, ayon sa test ko, nagka-cut siya ng mga 24.2.3 something. So, totally blackout siya guys. Hindi nyo na magagamit siya pag umabot ng ganung klaseng voltage. So, kailangan nating i-charge na siya. So, hanggang 28.8 volts. So, usually, pag na-full charge na siya, ang voltage na nare-read niya dito is nasa mga around 27.2 lang. 27.2. So, yun ang pinaka-full charge niya, 27.2 up to 24 volts, down to 24 volts. So, ayun guys, buksan natin, tingnan natin yung loob dito. So, ngayon, naka-charge, naka-share dyan, papapatayin muna natin yung charge niya. So, ito yung power ng charge niya. Pag pinatay natin to, mamamatay yung charging niya. So, kita mo, nagbumalik yung voltage niya, 26.65. Hanggang mag-stable yan siya. So, ayan. Tingnan natin yung kung anong nasa loob. So, papatayin muna natin to. Okay. So, bunutin natin sa pagkasaksak sa AC. So, tagalin lang natin to. At ayan. Ayan yung loob niya. So, ito yung monitor natin. So, voltage monitor. Ito yung main switch. So, ito voltage monitor. So, may diagram yan siya dyan. Ayan, may diagram siya. Tapos, ito yung main switch natin. So, galing sa positive ng battery, dumiretso yan siya dito sa may switch. Tapos, pumunta sa monitor. Kagaya nung nasa diagram natin. So, ayan, laptop charger. So, ito yung laptop charger natin. Ayan. Ito yung laptop charger natin. So, ito yung in. Galing yan dito. So, galing dito yan siya. Pumasok dito sa may input ng laptop charger natin. So, ang output naman niya, ang output ay pumunta sa ating boost converter. DC to DC boost converter. Ang out naman niya ay may switch. Itong switch na to. So, dumaan sa switch at saka mayroon siyang, nilagyan ko siya ng blocking diode. So, yung galing sa baterya, galing sa battery, ito, galing sa battery, hindi makakabalik yung current niya. So, ito yung... So, ito yung ginawa kong blocking diode. So, yan. So, mga 10 to 20 amperes. So, meron din akong mga thermal switches na nilagay dyan. Pag nag-init ito,
45 degrees pataas. So mag-on yan siya, normally open yan siya, mag-close yan siya pag mainit na yung heatsink natin. So itong mga thermal switches niya, nakaparallel lang yan, apat na piraso. So nakalagay yan sa mga heatsink ng buck converter natin at saka sa boost converter natin dito. Tapos ito yung boost converter para dito sa charging port, USB charging port natin. So apat yan, pinaralel ko lang yung apat na yan. So galing sa voltage ng battery, which is nominal voltage is 25.5, maximum voltage naman niya na po-produce is 28.8, at saka ang low voltage naman niya ay 24 volts. So galing dyan sa ano, from 28.8 to 24 volts, ini-step down niya to 5 volts, 5.2 volts, para makapag-charge siya ng cellphone. So ang maximum na amperahin nitong kinakaya is 8 amperes. So pwede siya mag-charge ng apat na cellphone na sabay-sabay with 2 amperes each cellphone. So kaya niya mag-charge ng apat na sabay-sabay. So kagaya nito, ayan, galing sa battery pack natin na 8 series. Ito yung monitor natin, kagaya niya, ito yung monitor na to. Yan, itong monitor na to. So yan yung diagram niya. Gaya lang din dito. So yung kabilang terminal dulo, kabilaan, is yung load. So from load, so ito from load, ito sa load. So naka-parallel lang yung dalawang boost converter. So nasa ilalim yung boost converter niyan. Ito yung isa, buck converter. Tapos yung isa sa ilalim, buck converter. Nakaset ang voltage nito, 19.5 para sa laptop natin. Itong ano, laptop charging port, 19.5, ito yun siya. Ito, laptop charging port. So bago natin magamit ito, i-on muna natin yung switch na to. So kagaya din dito sa USB charging port natin para sa cellphone. So kailangan i-on natin yan para magamit natin yung port na yan. Sa charging, i-on mo rin yan para mag-charge yung ano niya. Siyempre nakakabit sa AC main power supply natin. So yun lang guys. So mayroon pang dalawang boost converter dyan sa loob. Medyo mahina tayo sa wire management kaya ganyan kagulo yung ano na yan. So nandito lahat yan guys. Ganyan na ganyan yung pagkakakonekta dyan sa loob. So yung switch na yan, yung ito, mga switches na yan, ito yan guys, ito yung tatlo na yan. Kagaya nito. So apat lahat ng switches dyan, isa, dalawa, tatlo, apat. Ito yung pinaka main switch niya. Ito, main switch. So pag in-off mo yan, off lahat yan. Simula dito sa may monitor niya, papuntang load, off lahat yan siya. So ang fan naman natin, nakaparallel lang, direct to the battery. Pero dumaan siya sa main switch. So pag pinatay mo yung main switch, wala rin yung fan natin. So pagka ang switching on nito, pagka nag-init yung mga heatsink na yan, kagaya niya yung heatsink na to, kagaya nito. Yan, ito. Yan, nakaipit lang yan dyan. Pag nag-init yan, pag umabot ng 45 degrees, aandar yung fan natin. So andyan yung fan natin sa loob. Ito. Yan, at saka dalawa yan nandito sa gilid yung isa. Ayan guys, ito. Ito, fan. Yan. Tapos, sa ilalim nito, may dalawang. Ayan guys, ayun, ito. Ito yung boost converter natin. Tapos yung katabi niyan, natakpan ng wire, hindi natin makita. Kita ba? Okay, zoom on ko lang. Ayan guys, yung may nakatornilyo na yan. So yan yung back converter para doon sa ating laptop charger. So ayun guys, yan na yung loob niyan. At saka yung battery pack natin ito. At saka nandito rin yung BMS natin. Ayan. Ayan. So ito yung battery pack natin. So ito yung BMS, ito yung mga balancing wire niya, mga sensing wire. So nandito lahat yan sa diagram guys, kung gusto nyo gumawa ng ganito. So na-test na natin to, kagaya ng pag-test natin kanina. So ang testing natin dito is nasa 70% efficiency lang. So ito yung mga specification niya. So 24 volt system siya, 24 BDC system. So yung ampere hour niya is, ang battery nito na ito ay meron siyang 5.5 to 6 ampere hour. Pero ang computation ko, so worst case, 5 ampere hour lang ang ginamit ko. So what hour niya? So kinukompute ko yung what hour niya para makompute natin yung energy na may maibibigay niya. So 5
ampere hour times 26.6 yung nominal voltage niya, 3.2 times 8. So ito yung nominal voltage niya. So makapagbigay siya ng energy or power ng 128 watt hour. So kung i-convert natin, kukumpitin natin siya sa 70% efficiency, so makapag-produce siya ng 89.6 watt hour. So yung ang aking laptop ay 45 watt hour ang energy na kukonsumuhin niya bago niya naayon doon sa ano, bago siya ma-full charge. Ayon doon sa may data sheet ng aking ano, laptop charger. So sinunod ko lang kung anong meron sa laptop charger ko para makapag-charge siya ng maayos. So 45 watt hour ang kailangan. Papakita ko sa inyo. So yun guys, ayon sa energy consumption ng aking laptop, kailangan natin ng 45 watt hour para makapag-charge tayo ng maayos. So papakita ko sa inyo ang energy consumption ng aking battery ng aking laptop. So kagaya nito. So ah, sorry, mali pala yung hindi pala 34. So 34 watt hour lang pala. So hindi pala 45, so 34 watt hour lang pala ang kailangan ang na energy para may charge natin tong ating battery. So ayun guys. So meron tayong 89. So pwede natin i-charge yung laptop natin 2 times o kung dalawa man, isang beses na full charge, dalawang laptop na sabay. So ito yung kanyang level, 34 watt hour ang kailangan natin para maging mag-charge yung ating laptop ng maayos. Okay guys, thank you. So ayan guys, sinunod ko lang para talagang wala tayong dinaya na data para dito sa ating power bank. So ang battery niya, so itong battery na to ay lithium iron phosphate. So Li, lithium, Fe, iron, PO4, phosphate. So lithium iron phosphate battery. So 32650 yung sukat niya, yung tawag, yung laki niya, yung sukat niya, yung tawag nila diyan. So ang maximum voltage na kayang i-handle nitong ano to is 3.6 volts. Ang nominal voltage niya is 3.2 volts. Ang cutoff voltage niya is 2.5 volts. So ang ginamit ko dito para sa low voltage niya is 3 volts lang. So para hindi naman ma-prolong pa yung life ng ating ano, ng ating battery. So ayun guys. Oh, that's all guys. Yan na yung project natin. So ibabalik natin 'to. So ibalik lang natin 'yan. So ayun guys, sa tulong ng ating mga kaibigan, mga kaibigan ko rito. So especially kay Makatuto TV, siya ang nagdikit ng sticker na to, nag-design nitong mga sticker na to. So ayan ang kinalabasan guys. Ayan. So ito yung likod niya. So lagay tayo ng mga butas dito para higupan ng hangin, para sa fan. So lahat ng mga si Makatuto TV ang gumawa nito, yung sticker nito at saka yung nag-design mga butas-butas nito sa ating plastic box. So kudos sa kanya, maraming salamat sa kanya at naging posible itong ating project. So naging successful naman yung project natin. So that's all guys, salamat sa panood at saka sa mga gustong gumawa ng ganito sa mga ka-DIY natin dyan. So i-include ko na lang po itong diagram na to sa link sa description below. So salamat sa panonood guys. Thank you. So guys, may pahabol nga pala ako sa inyo. Isi-set natin tong ano na to. Kung paano mag-set ng alarm niya, mag-clear ng ano, ng mga display niya dito. So kagaya ng energy, pag-set ng current, ganun. So ilo-long press mo lang ito guys. Pag ilo-long press mo dyan, makikita mo kung ano ang nakaset. So kung ano yung nagbiblink na number dyan, yan yung pwedeng baguhin. So isang pindot, isang long press, set, tapos maglilipat yan siya dyan. So 24 volts ang pinaka low voltage natin, 28.8 pinaka high voltage natin. So isang pindot, magbabago yan kagaya nito. Ayan, nagbiblink yung 2, 0, ayan yun, sa dulo, yun. Ayan, nagbabago siya. So ayan, so short press lang. Ayan, magbabago yan siya. Nasa mukha 0, 0, 0, 0. Yan guys, tapos lilipat sa kabila yan. So yan naman lang ulit. Depende sa settings niyo guys. Tapos pagka in-okay nyo yan, ilong press nyo lang ulit, hihintayin nyo lang yung message na pass.
Yan. So ibig sabihin na ano na niyo na save na yun doon sa memory niya. So yung 49 watts naman na watch hour na energy, pwede natin i-clear yan. So long press lang ulit hanggang umabot kayo doon sa may clear. Yan, dito clear guys. Ayan, nagbi-blink na siya. So isang short press, babalik yan sa 00. So wala siya. Ulitin ulit natin, hindi na siya nagbi-blink. Okay. Ayan guys, 0 na ulit siya. So tatlo ang settings niya para sa set, para sa low voltage, high voltage settings niya. Tapos ang huli naman is current. Yan, ito current. Dalawa ang pagpipilian dito, isang 100 amperes at saka isang 50 amperes. So dito tayo sa 50 amperes kasi yung ano na to, naka-design lang siya for 50 amperes. So ayun guys, i-long press mo lang ulit, and you're good to go. Tapos na yung settings natin. So that's all guys. Thank you for watching.